Philippines ko pong makabalik ako agad kung need pa ng tune-up para makita at kayo mismo ang makapagsabi kung ready ako or gusto ko na kung ma-prove po sa inyo lahat po na gusto ko pong lumaban mga top contenders. Marahil karamihan sa mga Pinoy boxing fans ay kilala ang magkakapatid na Peñalosa. Mula kay Dodie Boy na sa kabila ng pagiging polio victim ay naging kauna-una ang Pinoy na naging 2-division world champion. Impressive! Si Jonathan na 2 beses namang sumabak sa world title fight hanggang sa bunsong si Jerry Peñalosa na 2 beses tinanghal bilang kampiyon. Outstanding! Bali sila ang second generation ng mga Peñalosa boxers at ang pinakaugat ay ang ama nilang si Carlos Peñalosa Sr. na nagturo sa kanilang magboxing at sa gabay rin ni Carl Irving Peñalosa. Si Mang Carlos ay dating stablemate ng isang Filipino legend, Gabriel Flash Ilorde. Ang tampok na boksingero natin ngayon ay nagmula naman sa third generation ng mga Peñalosa na si Dodie Boy Jr. From Cebu City, the Philippines, Dodie Boy Peñalosa Jr. Undefeated pa ito nang biglang magretiro na may kartadang 19 wins at 15 knockouts. Finish him! Ano nga bang nangyari sa one of the most promising boxer sa mga panahong iyon? At nasaan na kaya siya ngayon? Sinubukan ko po na ibalik yung ano ko, karira ko. Hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin. Sa pagpatak ng 21st century ay mas lalong lumakas ang larangan ng boxing. Kahit patapos na ang era nila Roy Jones, Lennox Lewis, Mike Tyson at ang iba pa. Ito naman ang pag-usbong nila Pacquiao, Mayweather, Miguel Cotto at ang mga Mexican legends. We all agree na dahil kay Manny Pacquiao ay lalo tayong nakilala sa boxing. Kaya maraming nag-aasama na may susunod sa yapak niya. Isa na riyan ang binansagang dugong kampiyon, Dodie Boy Peñalosa Jr. Sinabi nito ang anak ng 2-division world champion na si Dodie Sr. ang susunod na pinakamalaking pangalan kay 8-division world champion Manny Pacquiao at kay Nonito Donaire Jr. Bata pa lamang ay nakita na ng abilidad at maraming binaklas sa amateur scene. Naging 2-time national champion sa ating bansa. Isang southpaw na may taglay ring knockout power at kita naman sa knockout ratio niya. But this kid Peñalosa can really bang, and as you see, he's another southpaw. Alam mo ba na ang lahat ng Peñalosa boxers ay mga southpaw o kaliwete maliban sa tatay nilang si Carlos Peñalosa? At ang pinaka nagmarka sa kanila ay si Jerry Peñalosa na ultimo si Freddy Roach ay tinawag siyang pinaka-teknikal na boksingerong Pinoy sa kasaysayan. Fatality. Mabalik tayo sa ating bida. Dahil nagmula sa line ng mga Peñalosa, kaya mataas ang ekspektasyon ng karamihan. May impresibong 9 wins at 9 KOs lang naman. Sa debut fight niya sa US ay undercard agad sa Pacquiao vs. Marquez 4. Maliban sa nakakagimbal na knockout of the year ni Marquez kontra Pacquiao, ay bigo rin dito ang iba pang Pinoy na sina Michael Farenas at previously undefeated Mercito Hesta. Defeated. Sa kabila ng sunod-sunod na talo natin ay si Dodie Boy Jr. ang na-highlights sa gabing ito. Peñalosa, as you notice, very quick on his feet. You don't come out of the Philippines undefeated as an amateur and 9-0 as a professional. There's a lot of really good tough kids over there, as you well know. Nice combination. Look at Gray, he's trying to get all over him. But the big power punch, of all the shots that Ray threw, nothing sort of landed. And he's really paying for being on the inside with Peñalosa. Nagpakitang gilas at knockout ang ginawang resulta kontra kay Jesus Luli Raya. I'll tell you this, if Ray doesn't start establishing a jab with a left hand and hold him off and keep at the end of his gloves, this guy's going to beat the daylights out of him.
Look at that. All these punches being thrown, most of them missing, are being caught in the shoulders. There's a short, crisp right hand, and it drops Rhea. That kind of shot, I don't know if he can recover. His eyes are glazed. Stay here. I don't think Jay's even going to bother to count him out. It's all over. He waved it off. He knocked him out with a solid shot. Sa sumunod na taon ay lumipad naman patungong Macau bilang undercard sa unification fight ni Brian Villoria versus Juan Francisco Estrada. Hinarap ang Thai fighter kung saan bumagsak sa unang round ang ating bida. Hindi nagpatinag kaya sa mga sumunod na rounds ay siya naman ang nagpasiklab. Tuloy-tuloy ang arangkada at lumaban pa ito ng apat na beses noong 2015. In early 2016 ay lumaban rin ng dalawang beses bilang huli niyang salang bago nawala ng biglaan sa eksena. Ano nga ba ang nangyari sa biglang pagkawala ng isa sa promising young Filipino boxer noon? May ibang nagsasabi na inuna niya raw muna ang pag-aaral. May iba namang nagsasabi na huminto siya para magtrabaho at bumuo ng sariling pamilya. At sambit rin ang iilan na maaaring may alita na nangyari sa loob ng kampo niya. Yan ay pawang mga komento lamang ng mga Pinoy boxing fans at walang konkretong patunay. Wala rin silang official statement na inilatag sa tunay na dahilan ng agaran niyang pagretiro. Marami ang talagang nang hinayang sa maaaring itinakbo ng kanyang karera at marami pa ring boxing fans na gusto siyang makita na sumalang ulit sa lona. Ayos sana dahil ang tiyuhin niya na si Jerry Peñalosa ay isang kilalang promoter na ngayon. Considering na malapit rin siya kay Manny Pacquiao at sa MP Promotions. Ayon sa Sunstar Cebu, isang media outlet, inannounce raw mismo sa Facebook page ni Dodie Boy Jr. ang opisyal niyang pagretiro. Kasalukuyang naninirahan sa US kasama ang kanyang asawa. Noong 2020, kasagsagan pa lang ng pandemya, ay nabanggit niya ang dedikasyong makabalik. Pilipin ko pong makabalik ako agad. Saka konting ano na lang, push na lang sa ano ko, sa partner ko at saka sa uncle ko Jerry o kung sino man ng mga promoter na manager. Dagdag pa niya ay pumunta at nanatili siya sa US para talaga sa boxing. At hindi pa raw siya tuluyang huminto. Pero mula noon ay hindi na natin siya nakita sa mainstream o kung anumang balita sa kanyang karera. Kahit ang Facebook page niya ay noong 2021 pa ang huling update. Habang ang kapatid naman niyang si Dave Peñalosa at pinsang si Carlo Peñalosa ay tuloy pa rin sa kani-kanilang karera. Maaaring isa ka sa napakaraming Pinoy boxing fans na nanghinayang. Maraming katanungan sa kung gaano sa nakalayo ang naabot niya bilang isang atleta. Minarkahan bilang isang future world champion na maaaring sumunod sa yapak niya. There is a new king. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado kung anong nakalaan sa iyong plano. Nakakabilib pa rin na may isang Dodie Boy Peñalosa Jr. tayong nakilala. Isa sa mga boksingerong Pinoy na hindi natin nasaksihan ang buong potensyal.